guys! Welcome back to my channel! So today's video, magkwentuhan lang po tayo. At today, nakapag-wrap na ako ng pang-presents for Christmas Day para sa aking mga mahal sa buhay. Ito yung mga narap ko, guys. Ito, look at this. Bumili pala ako ng ganito, oh. Ito, guys. Oh. Mura lang to dito, guys. Yung ganito, oh. 99p lang dito. May ano na, may card ka na. So, may card ka ng ganito. May card ka ng ganito maliit. Ayan. Tapos, ang ginawa ko, dinikit ko para siyang name tag. So, wala akong nakita yung kagaya sa atin sa Pinas na yung ano lang, yung tag lang dito na lagyan mo ng name, from to, wala akong nakita dito. So, ito yung nakita ko. So, okay to kasi malalagyan mo siya ng name kung sino yung bibigyan mo. Tapos, makapag-message ka pa. So, all-in-one na siya, guys. So, pwede na siyang i-tag name, ganyan. Tapos, pwede ka nang mag-message, maglagay ng message. So, all-in-one na siya. So, pwede nang, hindi ka na magbigay ng card. Ito na siya kasi ito, ano to eh, card to siya eh. Maliit na card. So, pwede na hindi na yung malaking card na yung bibilhin mo na dyan sa ano market. So, pwede na to, all-in-one, may tag name na siya. Tapos, may message ka pa. So, all-in-one na siya. Pwede na to siyang ibigay. So, ito yung, kaya, gustong-gusto ko siya. First time ko nakabili ng ganito kasi last year, hindi ako nakakita ng ganito. Tapos, yesterday, pumunta ako ng town, pumunta ako ng card factory, yung mga card lang talaga. So, nakita ko siya. So, gustong-gusto ko siya kasi may, yun nga, all-in-one na siya. May card na, tapos may name tag pa. Na, ano. So, ito yung mga narap ko. Ito para sa anak ng kaibigan ko dito sa UK. Tapos, ito yung mga friend ko dito sa UK. Mga close friend ko. Ayan, bibigyan ko sila. Tapos, yung marami para sa anak ng mister ko. Ito, anak ng mister ko to, mga ganito. Tapos, ayan. Ayan. May ano din siya. Ayan, irap ko. Tapos, meron sa husband ko. Ayan. Ayan, ito para sa husband ko to. Ayan. Ito, para sa husband ko rin to. Ayan. Diba, may card na. Tapos, may name tag na. Yung iba, hindi ko nilagyan ng mga name tag. Ano lang, sulat-sulat lang kasi. Ayan, mga nilagyan ko lang ng mga, ayan. Kagaya sa Pilipinas. Ito yung mga ginagawa ko sa Pilipinas. Sulat-sulat lang ba? Para tipid naman tayo sa ano, sa may car or sa name tag. Diba? So, ang topic natin today is kung ano yung mga namimiss mo during Christmas and New Year sa sinaunang panahon. So, ako, as my experience, ang dami-dami kong na-miss, ang dami-dami kong naaalala during Christmas. Ang dami. First po is, every Christmas, may Christmas party po kami sa aming pulok. Tapos, napakasaya-saya. Yung, alam mo yung excited ka na suotin yung bago mo, makakasama mo yung mga kaibigan mo, yung family mo sa party, tapos ang dami-dami pang pagkain. So, sobrang na-miss ko yun, guys. So, isa yan sa mga na-miss ko. At na-miss ko rin yung every Christmas party sa school. Every year, may Christmas party sa school. Na-miss ko yan, guys. Kahit naranasan kong makatanggap ng isang balotang mare sa halagang 5 pesos noon, nakatanggap ako ng ano, puro mare lang yung loob ng gift na yun. Pero alam niyo yung pakiramdam na sobra pa rin masaya na, sa feelings na may natatanggap kang regalo. So, hindi ako masyadong nakakatanggap ng regalo nung bata pa ako kasi yung ninong at ninang ko malayo sa lugar namin. So, hindi ako nakakatanggap ng ano ng regalo galing sa ninong at ninang ko. Pero okay lang kasi may exchanging gift naman doon sa may lugar namin. So, masaya pa rin yung Pasko ko.
yun yung mga na-miss ko during Christmas. Tapos sa New Year naman, yung na-miss ko is yung maghihintay ka ng New Year sa gabi. Naalala ko guys is, ano, during 31 ng gabi, pinapatulog kami ng mama namin sa oras ng mga around 7 o'clock. Pinapatulog kami dyan, tapos ginigising kami ng before mag-12. So, kailangan gising kami ng alas 12 ng gabi para salubungin yung New Year. Dating ng alas 12, sobrang ingay na yung labas. Tapos, yung mama namin gumagamit ng mga kaldero, mga maiingay na mga bagay. Tapos, ayun, papatalon-talon kami para tumangkad kami. Ayun, yung na-miss ko. Tapos, pagkatapos niyan, pagkatapos ng alas 12, punta kami sa lamisa namin. Tapos, meron doon, ano, sliced bread. Usually talaga meron kami sa New Year, ano, sliced bread, star margarine. Hindi nawawala yun sa New Year, yung star margarine. Tapos, may ano, yung chocolate ba, yung, ano ba yan sa atin? Si Kwati. Si Kwati sa Bisaya, yan eh. So, may hot chocolate. Pag, ano, minsan, may peanut butter. May peanut butter pag makautang sa may, ano, sa kapitbahay. So, alam niyo yung sobrang simple lang ng buhay noon. Pero, yung feeling, sobrang saya. Yung hindi mo makakalimutan talaga hanggang sa paglaki mo talaga. Lagi mong maaalala yung panahon ng Christmas at New Year before. Kasi feeling ko mas nabibigyan ng halaga, mas nabibigyan ng pansin yung Christmas at New Year before compare ngayon. Kasi ngayon, masaya din naman ngayon, pero sa akin lang to ha, parang mas masaya ako noon kasi ano, noon kasi wala pa yung mga phone, wala pa yung mga gadget, wala pa yung, hindi pa uso yung mga online game, wala pa. So, yung attention talaga natin, doon talaga sa pamilya, yung sa parents lang talaga natin pag New Year, yung nakafocus ka talaga sa pamilya, tapos sobrang ang feeling, sobrang nakakagaan ng loob, kahit hindi abunda yung nasa table, kahit walang lechon sa table dati, pero yung feelings, hindi mababayaran ng ano yun, kahit anong halaga. So, feeling ko mas masaya ako sa panahon noon. Kahit walang-wala kami, pero yung feeling, hindi talaga nababayaran ng kahit anong bandi, basa, bisaya pa, kahit anong, ano pa yan. So, yung pinakamahalagang blessings talaga na hilingin natin ay yung i-celebrate natin yung Christmas at New Year na masaya tayo at yung kontento tayo sa buhay. Kasi marami sa panahon ngayon na maraming ang pera, maraming ang handa sa Pasko at New Year, may mga magagandang damit. Pero yung happiness, yung joy na nararamdaman mo, yun yung pinaka-importante. Kahit meron ka lahat, material na bagay, maraming pera, pero yung puso mo kulang sa yung joy. Hindi man tayo nabibigyan ng marangyang buhay noon, pero yung puso natin, puno-puno ng pagmamahal at punong-puno ng saya. So, yun yung pinaka-the best na bigay ng Diyos para sa atin. So, yeah, compare ngayon. Dami ng mga nangyayari ngayon. Hindi mo na naiintindihan kung ano yung sa Bisaya pa, sa nidagan, sa kalibutan, kung ano na yung takbo ng buhay ngayon, di ba? Lalong-lalo na ngayon sa mga naranasan natin. So, parang wala talaga tayong kasiguraduhan, no? Hindi lang during Christmas and New Year. Kailangan i-practice natin na maging kontento, i-practice natin na maging masaya tayo sa buhay dahil hindi naman tayo mananatiling nandito sa mundo, diba? So, sulitin natin habang nandito tayo sa mundong ito, sulitin natin gawa natin ang paraan kung paano tayo sumaya. Gawan
natin ang paraan kung paano tayo magiging kontento sa buhay. Kasi, you know, life is too short, so kailangan maging masaya lang tayo sa buhay. Even though marami tayong mga pinagdaanan, lahat tayo, marami tayong pinagdaanan, iba-ibang problema, kanya-kanya tayong mga pinagdaanan, pero huwag nating kalimutan na manalangin tayo palagi, hindi lang sa Pasko at New Year, manalangin tayo palagi na bigyan tayo ng magandang buhay, bigyan tayo ng kasayahan sa puso. Yun naman talaga importante kasi aanin mo yung marangyang buhay tapos hindi ka naman masaya. So, and the best talaga na hilingin natin is yung joy sa puso natin, health. So, yun yung pinaka-importante na hilingin natin sa Diyos palagi, hindi lang sa Christmas. Sana lahat ng tao ngayong Pasko, hindi lang sa Pasko, sana lahat tayo masaya, sana lahat tayo healthy, sana lahat tayo may pagkain, sana lahat tayo magmahalan, sana lahat tayo ay magbibigayan dahil yan ang simbolo ng Pasko. Simbolo ng Pasko ay ang pagbibigayan, hindi lang pagbibigayan. Love, of course, and family. So, yan yung naiintindihan ko sa Pasko. Sabay-sabay nating sasalubungin ang bagong taon at ipag-pray natin na mawala na yung mga problema sa atin sa mundo. Ipag-pray natin na everyone will be happy. Ipag-pray natin na lahat masaya, lahat may blessings. So, sabay-sabay natin salubungin ang 2022! Yay! Ayun lang guys, that's it for today and thank you for watching and please like and subscribe! See you on my next vlog! Bye! Bye-bye na! Bye-bye! Merry Christmas and Happy New Year!